Ang barangay Flor de Lis, Milaor Cabarinisur ay tila suki na sa baha tuwing may bagyo. Ayon sa kanila, sanay na ang mga residente sa ganitong sitwasyon. Lagpas baywang pa rin ang tubig sa kanila at maraming kabahayan pa rin ang lubog hanggang ngayon. Ang ilan, mas pinipili na lang na manatili sa tabi ng kalsaga. Ang ilang namang mga kabataan nagsilbing recreation ang lugar na ito dahil dito sila naliligo at ginawang swimming pool ang kanilang kalsada. Kaibigan, samahan niyo ko dito sa ating iShare News is Service. Anong grade? Grade 6. Grade 6? Teka, nag-school ah? Hindi po, sabay ito. Ano masasabi mo sa baha na ini? Dahil ka man natakot ka nagbaba. So balita namin sumikat ka na sa isang malaking TV station. Ano ba yung sinalian mo doon? Ha? Anong channel yun? Channel 7. Ayun! Sige, papanoorin namin ha. Amazing Earth. Anong ginawa mo doon? Nanghuli ng daga. Bakit ka nanghuli ng daga? Bakit ka nanghuli ng daga? Ulam. Ayun, kumakain ka ng daga. Gaano kasarap para sa iyo yung daga? Talagang hindi ang tawag sa akin. Tinutukso-tukso sa tuwina ng mga binatang tayo. Kung ako'y namamasyal, aking na... Sarap ka sa baboy at kanan. Paano mo nasabi? Malaman. May gusto kang i-shoutout? Mga kaibigan, ito po si Nanay. For first episode po natin ng Bagyong si Rolly. Siya po yung natanong natin. Nagtitinda po siya ng... Kalingking. Nanay, kumusta po nung nakaraang Bagyong Ulysses? Ulysses? Oo po. Makusog. Mas makusog ni Union, si Uran at saka si Duros. O ano po, nasan po kayo noon? Alin, nasa bahay. Hindi kayo umalis. Yung bahay niyo po hindi naabot. Hindi naabot. Sa baba ngayon, nabaabot kami sa baba. Nanay, pangalan niyo nga uli. Elsa. Elsa. Ayan si Ate Elsa Onan. Ayan. Salamat nanay ha. Thank you po sa pagpo-unlock niyo po sa amin noong nakaraan. Paano niyo po i-describe yung nakaraang bagyong Ulysses? Mas ano ni, mas halawigon si Ulysses. Elsa. Alin po ang mas matinding pinsala? May matinding pinsala. Bagyong Ulysses o bagyong Rolly po? Rolly. Rolly po. Ayan, ayan. Nanay, meron po kayong gustong ipanawagan o mensahe sa ating mga kababayan? Sa ano? Sa Salbay. Po. Mga pinsan po. Si mga pinsan ko dyan sa Albay, sa Tagas. Tagas, Daraga, Albay. Meron po kayong gustong mensahe sa mga kababayan niyo po? Mag-ingat na lang sila. Takot man sila sa ano. Teka, saan ang biyahe niyo? Wala, dito lang yan. Po? Dito lang yan. Saan po ang biyahe nitong bangka? Ito lang yan, sa Milaor Flor de Lis. Bibili lang ano, bibili lang ng gasolina. Saan bibili? Shell. Sa Shell. Pwedeng sumabay? Hindi, yung nabukal lang. Bibili lang ng gasolina para may gagamitin. Gusto mo? Treka, sakay ka. Ayan, ijo-joray tayo ni Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Ayan po mga kaibigan, binabangka natin. Ito po yung kalunos-lunos na kalagayan ng Flor de Lis Milaor. At hindi, halos kabuuan po ng Milaor, tatay, ano? Baha. Lubog sa baha, no?
lilikuran ko po ay ang mga residente po ng Flor de Lis Milaorca Marine Resort. Kaway-kaway naman po yung nandyan sa likod. Oh, kaway-kaway dyan! Yan guys, ganyan kalalim yung tubig dito. Ayan. Matahit ka pa, matahit ka. Matahit ka. Matahit ka na. Ano? Ano sila ka? Yan yung mainit. Ano mo? Wala ko ah. Ayan. Meron namang kante. Ayan, meron ilang mga tilapia, merapina. Ayan guys. Ayan. Ah. Tila dagat talaga ang ating kinalalagyan ngayon. So hindi basta-basta ang pinagdaanan ng ating mga kababayan. So hindi lang naman po, hindi lang naman dito sa Kamsur eh. Sa ano. Ano lagi kayo nagaganito kuya? Iniikot-ikot nyo sila? Mabuboring daw sa ano? Tas? Kalok sa buhay. Hindi naman mabuboring sa buhay pa no? Amado Balbero Junior. Yeah. Yeah, kaya ang aming bangkero po si Boy Amado Balbero Junior. Amado sa Balbero. Di na po biro yung aming pinanggalingan. No? Ang layo na talaga yung pinasunta kami ni Kuya Amado. Dagat-dagatan talaga kuya. Wala siyang kapit, no? Di na naman lumubog. Di na siya. Kumusta ka naman nung nakaraang bagyo? Okay lang. Ikaw, sir? Okay lang. Paano mo nasabing okay? Ay, grabe talaga. Para lakaw-lakaw argue yung sitwasyon, ano? Na-interview namin na kumakain ng isda. Nangangay mo yung panggatong. Ay, hindi pa? Nangangay mo yung mga panggatong. So, ito. Paano kung wala? Tao nasa taas na po. Buti yung mga bahay na may merong second floor, yung walang second floor kawawa naman. Kuya, sabi nung isa, sanay na daw kayo sa ganitong sitwasyon dito. Kaya ako sa nung simula nung bata ka pa sa tansya mo, mga ilang kasa ganitong bagyo na ang dumaan sa inyo. Marami, hindi na mabilang. Yan guys, oh. Yan guys, so hindi na daw nila mabilang yung baha na dumaan dito sa kanilang lugar mula nung kanilang kabataan. Ilang taon ka na, kuya? Ngayon? 56. Siguro mga ano-ano, mga more than 100 na matitinding bagyo na, no? Kasi may bagyo na may isang taon na dalawa ang bagyo na malakas, no? Patatlo na 'to eh. Oo, ngayon nga lang nata, patatlo na, 'di ba? So ayan po mga ka-Aisher, binayay tayo ni Kuya Amado. So pabalik na tayo sa ating daraanan. In-update lang po namin kayo ng kalagayan lalo na po sa mga kababayan nating OFW na meron pong kamag-anakan dito sa may Milaorca Camarines Resort, specifically dito po sa may Flor de Lis Milaorca Camarines Resort, katindi na tila maladagat. Ayan, so sana naman kayo niya kuya, diretso naman. Uwi na. Saan? Doon sa kabila. Ating kami. Bahay nyo? Luna dos. Ayun, so binangka lang talaga tayo ni Kuyo. Sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Bakit natin kasi dyan sila ang baha?
Ano yun, nasira na ng ano, nang ba? Oo, nang hindi talaga kaya? Kaya? Wala din. Saan kayo niyan galing? Gas, yeah, siguro na naga. Tapos saan kayo papunta? Pamplo na lang, sir. Sa? Pamplo na lang. Pamplo. Sige pa, sir. Salamat lang, sir. Ma'am, salamat. Yeah, malakas ang agos po ng tubig. Yo. Ayan yung kalagayan nila dyan, guys. Malakas ang tubig! Ayan. Ano po? Help, kala ko ano. Ay, kumakalay ka. Paano nyo po i-encourage sa mga tao na pumunta dito sa inyo? Kailangan paligo! Yeah. Ayan, libre na ang ano, paligo. Resort na lang. Resort na lang. May isa po. Ha? May isa po. Toro lang ito. Toro lang ito. Nag-aanap po. Nag-aanap din pansabon. Dali pa rin sabon, boss. Ayan, pansabon daw sa kanila. Oh. Ayan guys, dun po sa tinutumbok natin ay sa likod natin ay Minalaba Camarinesor. So nakita nyo naman po kung gaano tila lubog na tila maladagat ang kinalalagyan natin ngayon. Ito po i-update natin dito nga po pagkatapos po ng bagyong si Ulysses, no? Nung bagyong si Rolly, hindi po ganito kataas yung tubig. Pero ngayon, napakataas po at kanina nadaanan natin dyan po naman sa may bayan mismo ng Milaor kung gano'ng kataas yung tubig. At yung mga sasakyan ay itinutulak na lang po ng mga residente ng Milaor at doon naman sila kumikita para magkaroon sila ng mapagkakakitaan. So yan muna po mga kaibigan ang ating update sa mga oras na ito.